Sa isang panayam nga po na ginawa ni LeBron James, tinanong nga po siya kung ano nga ba ang pinakahuling achievement na gustong makuha ng isang LeBron bago man siya magretiro bilang isang NBA player. At syempre, sinagot naman nga po niya ito ng direktahan at sinabing ang makasama nga ang kanyang anak sa iisang basketball court ng NBA at ang nag-iisang huling hiling niya bago man siya umalis ng liga. Kaya sa ating bagong video mga idol ay pag-uusapan naman natin kung ano nga bang mga bagay ang dapat gawin muna ni LeBron James upang maisakatuparan ang kanyang pangarap na makasamang maglaro sa loob ng NBA ang kanyang panganay na anak. Tara, samahan niyo ko mga idol. Siyempre, bago nga po tayo mga idol mag-umpisa, ay isang malaking shoutout nga pala sa lahat ng solid na laging nanonood dito sa akin channel, lalong-lalo na dyan sa mga taga Laguna at mga taga Davao. Maraming salamat mga idol sa inyo. So, balik na nga po tayo sa ating pinag-uusapang topic ngayon. Bronny James Jr. Siya nga po mga idol ang pinakapanganay na anak ni LeBron James. Nasa kasalukuyan na ay maglalabing limang taon na ang edad sa darating na Oktobre ngayong taon habang naglalaro siya bilang isang freshman sa kanyang eskwelahan na Sierra Canyon School sa lugar ng California. Hindi rin nga po siya makakagraduate ng high school hanggang sa taong 2023. In short, mga idol, ang pinakamalapit nga po na season na pwedeng pasukan at paglaruan ni Bronny James sa NBA ay ang darating na season ng 2023 to 2024. May nagsilabasan rin nga po mga balita na ikinukonsidera na nga po muli ng liga ang pagkuha ng mga prospect na papasok ng NBA draft na galing mismo ng high school. Kaya sa ganoon nga pong paraan ay mas mapapadali nga po para kay LeBron James na makasamang maglaro sa iisang court ang kanyang anak. Pero ang tanong, paano nga ba yan mangyayari gayong hindi niya kontrolado ang kanyang pagtanda? Sa oras nga po ng 2023 to 2024, nasa 39-year-old na nga po ang kanyang edad kaya hindi natin alam kung gaano pa kalakas ang kanyang pangangatawan sa panahong yan. Kaya dapat pa rin nga pong pangalagaan niya ang kanyang kalusugan. Bukod nga dyan, para rin nga po matupad ni LeBron James ang kanyang huling achievement na gusto niyang makuha sa kanyang karera sa NBA, kakailanganin muna nga pong maglaro siya ng isa o dalawa pang taon pagkatapos niyang kontrata sa kupunan ng Lakers na magtatapos sa taong 2023. Nasabi nga natin na dalawang taon dahil kung mamalasin at hindi masunod ang pagpasok ni Bronny James sa NBA ng maaga-aga galing sa kanyang high school, mapuwer sa pangapo ni LeBron James na maghintay muna ng isa pang taon bago pa niya makasama si Bronny James sa liga. Sa loob nga po ng isang taon na yan, ay pwedeng pumasok muna si Bronny James ng college o kung hindi naman, maaaring gayahin niya ang mga nagawang move ni Kai Soto at Jalen Green na pumasok sa NBA G League para mag-training. Kaya magkakaroon nga po mga idol ng isa pang katanungan kapag nangyari yan. Yun nga ay kung gaano o kung anong gagawin ni LeBron James sa kanyang bakanting taon. Pipirma ba siya ng bagong kontrata o hindi muna siya maglalaro habang hinihintay niyang pumasok ang kanyang anak sa liga at doon pa lang siya pipirma ng bagong kontrata sa kupunan na magda-draft rin kay Bronny James upang magkasama sila sa iisang kupunan. Yan nga po mga idol ang buong detalye kung ano nga ba ang mga dapat gawin ni LeBron James para kahit paano makasama niya ang kanyang anak na si Bronny James bago man siya magretiro sa NBA. So yun nga mga idol ang ating bagong video ngayon patungkol sa pagsasama ng mag-amang LeBron James at Bronny James. Once again mga idol, this is JZone TV. Maraming salamat po sa panonood ninyo.